Sinabi ni Yahul, hindi na Yoshua we are. Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. We sabihin niyo sa buong pamayanan ng Yoshul na kay 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya, we hindi makauubos ng isang buong kordero. Magsalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing, alagaan itong mabuti hanggang sa 14th month uwi sa kinagabihan. Sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito, uwi ipapahit sa mga hamba, uwi sombrero ng pintuan ng mga bahay na kainan ng kordero. Nakakainan ng kordero. Sa gabi rin yun, lilitsunin ito, uwi kakanin kasama ng tinapay na walang libadura, uwi ng mapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ang nanghilaw o itnilag ang kordero. Litsunin ito ng buo, kasama ang ulo at mga pata. Huwi ang laman dibdib. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagkaumaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Maka nakabigkis, nakasandalyas, huwi may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang pustayaw ni Yahuwulhim. Sa gabing yaon, lilimutin ko ang buong Ehipto. Huwi papatayin ang Yahuwod ng panganay na lalaki. Maging tao o hayop man, huwi parurusahan ko ang Yahuwod ng ribulto o mga huwat na may kapal sa Ehipto. Ani si Yahuwulhim, lalampasan ko ang Yahuwod ng bahay na makikita kong may palit na dugo. Huwi walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan ng Yosulita. Ang nakatira sa bayan na yon, ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ni Yahuwulhim. Ito po ang gagawin natin sa susunod na iyong version ng Poskayaw na ito po pinag-aaralan po natin. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw pa lamang, aalisin ninyo sa inyong tirahan ang yawhot ng libadura dahil ititiwala ang sino pang kumain ng tinapay na may libadura sa panahong 7 araw na yaon. Ang una, huwi ikapitong araw ay gagamitin ninyo sa pagsamba. Sa dibdib ng 2 araw na ito, walang gagawa ng anuman liban sa paghanda ng pagkain. Ang pagdiriwang ng tinapay ng walang libadura, upos kayaw, ay gaganapin ninyo taong-taon. Dahil sa araw na ito, inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga upo. Ito'y gagawin ninyo habang panahon. Tinapay na walang libadura ang inyong kakanin simula sa gabi ng 14th month hanggang sa gabi ng 21st ng unang buwan ng taon. Sa lindod ng 7 araw, huwag magkakaroon ng libadura sa inyong bahay. Ititiwalag sa pamayanan ng Yosul ang sino mang kumain ng tinapay na may libadura. Maging siya ay tag-ibang bayan o katutubong Yosulita. Saan man kayo naroon, huwag kayong kakain ng tinapay na may libadura tuwing ganitong panahon. Ang kakainin ninyo'y tinapay na walang libadura. Tinawag nga ni Yoshua ang mga leader ng Yosul, sinabi, pumili kayo ng 1 kordero para sa inyo inyong pamilya at ito'y patayin ninyo para sa puskayaw. Kumuha kayo ng sanga ng isupo, basahin ito ng dugo ng kordero, wikit pahit sa mga hamba, wikit sombrero ng inyong pintuan, wikit isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang sa kinabukasan. Sa gabing yaon, lilibutin ni Yahuwulhim ang buong Ehipto, will papatayin ang mga Ehipsyo. Yahuwod ng bahay na makikita niyang may pahit ng dugo
sa mga hamba huwag sumbiro ng pintuan ay hindi niya babayaang pasukin ng mamumuksa. Sundin ninyo ang mga tuntunin ito, huwag palagiang ganapin pati ng inyong mga anak. Patuloy ninyong ganapin ito, maging sa lupain ipinangako sa inyo ni Yahuwah. Kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyo ito, ito'y pag-alala sa puskayaw ni Yahuwah na lampasan niya ang bahay ng mga Yosulita, bipatay niya ang mga Ehepsyo. Nang masabi ito ni Yosua, naniglohod ang Yahuwah, ang buong bayan, wisumamba kay Yahuwah. Pagkatapos umuwi sila, witinupad ang utos ni Yahuwah sa pamamagitan nila ni Yosua wi na Aaron. Amen po. Kung makikita po natin ang mga nabasa natin sa Mulyahul, na kung paano po ang Yahuwah noon, kung paano po nagbiyak ang dagat, kung paano niligtas sa mga Yosulita, kung paano pinaulan ng mana, gayon din po sa ating ngayon. Kung paano ang Yahuwah noon, siya ang Yahuwah ngayon, we magpakailanman. Ibig sabihin, ang Yahuwah ang patuloy na mag-iingat sa ulyan. Ayon po, nakasulat sa awit, chapter 91, verse 14-15, aking iingatan ang sinumang ani ay kikilanin. Gawa 2:21, ililigtas ko, aking ililigtas ang sinumang tumawag sa aking pangalan. Amen po! Huwag po natin alalahanin ang mga kaganapan sa paligid. Makikita po natin, lindol dito, lindol doon, iyan po ay pasimula pa lang ng mga nakasulat. Kula ng sabi, kapag nabalitaan nyo, narinig nyo mga yan, matuwa kayo. Lumundag kayo sa tuwa dahil nalalapit na ang pagligtas sa inyo ng Yahuwah. Eh, bakit po tayo matatawa? Ang sabi po sa Mulyahul, kahit 1,000 man ang patay, bagi 10,000, hindi ka matatakot sapagkat alam mong hindi ka maano, sapagkat ang ating sinandalan ay ang Yahuwah na makapangyarihan. Yahuwah po ito ay binibigay sa inyo, versyong Gaul, Yahushua, Hol Mehoskai, Yahuwah po ay magsabi na maos na, Amen!